everybody. Dito naman po tayo, si Dolores Barbosa. At bago pala yun, patingin ko muna kayo ng maligayang maligayang Pasko. Merry Merry Christmas and a Happy New Year. At nawa ngayong Pasko ay makamitin nyo ang mga mini-meeting nyo sa buhay. At anong din, ang buong pamilya, sama-sama kayo ngayong Pasko. Sa akin naman po, alam nyo naman po ang buhay OFW. Lalo na ngayon may pandemic, hindi kami makauwi. Kaya, pwede naman palang umuwi. Kaya lang, mahirap po. Kaya, magtitiis muna kami dito na kahit hindi kami makauwi. Mas, hinihiling lang namin na masayang mga bawat pamilya namin sa Pilipinas at ganun malayo sana mga pong karamdaman. Ganun din po sa mga pamilya po ng bawat isa sa inyo. At bago po ako magpatuloy, sana huwag po niyong kalimutan na subscribe ang aking channel Dolores Barbosa at pag-notify na rin po ninyo, pag-hit na rin po ninyo ang aking notification bell para notify po kayo sa lahat ng aking mga videos. So ito na po ang aking pong reason kaya ngayon ay face to face ang aking vlog. Ito pong nakaraan kasi matagal-tagal ko na rin pong inihintay yung aking inaasam na Google AdSense. Kaya yun, masaya po ako kasi natanggap po na siya. At yun na nga, ganun din pala yun. Masaya rin naman ako kasi natanggap ko na nga siya. Kaya kulang na lang. Kailangan kong maabot yung threshold na $100. Na sana yun naman ang hinihiling ko pa na ipagkalob sa akin na maabot ko yon threshold na $100. At ang pangalawa naman na kinatanggap na blessing ngayong Pasko ay ito. Meron akong tanggap na blessing. At gusto ko share sa inyo. Ubuksan ko siya. Ito po kasi ay galing sa ate ko. Meron siya blessing sa akin. Regalo niya ngayong Pasko. Pamasko daw niya sa akin. Galing po ng Scotland. Nakaka-excite talaga magbukas ng regalo. Hindi nga siya naka-organize. Namin mo kasi yung ate ko po yun. Galing din dito siya sa Hong Kong. Nauna ako sa kanya. Kinuha ko po siya. At maswerte naman pong nakapangasawa siya ng ano, ng Scottish. Dito rin. Nauna pa siyang nakahanap dito sa akin. Kaya, ano po, siguro ilang taon na ba siya doon? 20 years na rin po siya kasi magkasing edad ang parehong yung anak ko pong panganay, magkasing edad po ng anak nila. Kaya 20 years, 21, 22. Yan. 22 years na rin pong nandoon. At ang mahirap nga kasi sobrang layo ang Europe. Hindi po siya laging nakakapagbakasyon. Siguro nakailang bakasyon lang po siya. Bibilang mo lang po kung ilan siyang
nakapagbakasyon sa Pilipinas. Isa na doon nung namatay yung nanay po namin. Kaya ang hirap po ng napakalayo sa Pilipinas. Kaya ako masaya na ako. Dito lang po ako sa Hong Kong. Kasi kapag may emergency o ano man pong ano sa Pilipinas, madali lang po tayong makauwi. At saka medyo di naman po affordable naman po yung pamasahe tapos na may emergency. Pero ngayon nga dahil meron po itong pandemic, siguro 2 taon na rin akong hindi nakakauwi kasi dati every year umuwi ako kuminsan 2 beses pa. Ngayon 2 taon na hindi ako nakauwi kaya nakakamiss din sa Pilipinas. At bago nag-pandemic, naranasan ko rin magpasko sa atin minsan. First time ko magpasko. At nung pagbalik ko dito, yun na po umpisa ng ano, ng pandemic. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinagkalob niya na makapiling ko yung mga mahal ko sa buhay sa araw ng Pasko. Kahit minsan lang yung nangyari. Masaya na ako. Eto, tingnan natin yung ating yung pinadala. Queen Elizabeth. Ito, isa pa. Saan pa natin ito? Ano kaya ito? Bakit? Kasi hinihingi ko kasi sa kanya. Meron kasi siyang binigay sa akin dati na boots. Sabi ko nasira na. Kasi yung binigay niya sa akin letter, nagbala. Boots nga. Sige. Grabe. May balahibo. Ako. Talagang pang winter. Bango. Talagang pang winter na boots. Hanggang loob. Oh, warm na warm ang paa ko dito. Warm na warm ang paa natin dito. See? Ayan. Tapos ko sa edad kong ito, magsusuot ko ng may balay. Ang ganda niya. Cute siya. Tignan pa natin yung may isa pa. Sobra naman ito. Dalawa pala yun. Kasi sabi ko kasi sa kanya, ayoko yung may balahibo. Sabi ko parang nakakahiyang isuot. Binilhan pa pala niya yung isa. Grabe yung ate ko. Salamat. Size 5.
Ganun pa lang size nila. Kahit 5 yung ano, pero malaki siya. Maganda yung loob niyo. Sana naman hindi na siya magbabakbak. Pipili anak. Ano pa isa? Ano ah, binigyan pa niya ako ng gamit. Talagang love na love ako ng ate ko na yun. Yung palang ate ko pong yun. Kasi po ako ang bunso. Pang, siya po yung ano. Ate ko po pangalawa sa akin. 4 na taon ng pagkita namin. Tingnan niya ako ng pang taas. Turtleneck. Yan, masaya-masaya ako ngayong Pasko kasi nakatanggap ako ng pamasko. Nasa ako. Ang problema, hindi ko man siya mabigyan ng ano. Kasi dati, pag nagbabakasyon ako, pag meron binibigay sa amin yung panganay namin kapatid. Nibigyan niya kami ng putong pakwan. Yun. Yung isang balot na malaki, ipapadala ko rin sa kanya kasi yun ang gustong-gusto niyang kainin. Ayan. Ayan. Wala na. Maraming salamat ate ko na nasa Scotland. Yung mga biyayang pinagkalop sa akin, masaya-masaya ako. Yan, dalawang sapatos. Grabe, diba? Usang ka pa. At meron pa siyang pamasko. May pamasko pa siya sa amin bukod dito. Para sa buong pamilya. Ayan, guys, thank you very much sa pagsama sa akin. Thank you sa aking pamasko. Sana ganun din ang kayo, masaya rin kayo sa Paskong ito. Mong pamilya. Sa bagay, kahit walang regalo, basta malusog at ang buong taon, walang sakit. Isa na yung malaking biyaya sa atin. Kaya thank you, guys. At God bless you all. And God loves you. Thank you. Bye-bye.